Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Hudea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayun din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hudea, tugon nila. Ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilina ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita nila ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan, pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sundan ang bituin. Sinasabing nagmula ang tatlong mago sa lugar kung saan sumisikat ang araw, sa gawing silangan. Walang matibay na impormasyon kung sino talaga sila, saan nagmula o bakit nila sinusundan ang napakaningning na bituin. Narito ang ilang mungkahi. Una, maaring kasama sila sa grupo ng mga paring Persyano, mga kilalang tagapamahala ng kanilang relihiyon. Nakabatay marahil ang kanilang relihiyon sa filosofiya, kaya naman kilala rin sila bilang mga pantas na kilala sa kanilang karunungan. Ikalawa, ayon kay Papa Emerito Benito, 16, pag-asa ang pangunahing mensahe ng napakaningning na bituing sinundan ng mga mago. Sabi ni San Juan Crisostomo, hindi pangkaraniwan ang nasabing bituin. Maaring ang hindi ito tunay na bituin, kundi isang uri ng puwersang nagpakita at gumalaw sa kalangitan upang gabayan ang mga mago patungo kay Jesus. Sinong mag-iisip na kung sa pagsunod nila sa bituin na iyon, masusumpungan nila si Jesus? Una sa lahat, sino ba itong si Jesus na gugustuhin nilang makita? Kung maalam nga sa filosofiya ang mga pantas na ito, maaring hindi mapalagay ang kanilang loob sa paghahanap ng katotohanan. Maaring uhaw din sila kung sino ang totoong Diyos na siyang maghahatid sa kanila ng kaligtasan. Humayo ang tatlong haring mago hindi lamang upang masumpungan ang lahat ng ito, kundi upang maging tunay na ganap ang kanilang karunungan. Hari ang kanilang hinahanap, ngunit batang nasa sabsaban ang kanilang nasumpungan. Gayunpaman, masaya nilang inihandog sa batang Jesus ang kanilang mga regalo, sapat na itong patunay na napawi ang kanilang paghahanap at pagkabalisa sa katotohanan at galak na hatid ni Jesus. Matutunawa tayo sa tatlong mago. Isipin natin ang galak ng mga mago at ng mga pastol noong masilayan nila si Jesus na payapang nakahiga sa sabsaban. Nag-uumapaw ang kanilang galak, kaya pinapurihan nila ang Diyos. Hindi mamahaling bato o ginto ang nais ng Diyos. Ang pinakamagandang handog na ating maialay ang kaniningan ng ating mga sarili. Ang maging tunay na anak at tagapagbalita ng kadakilaan ng Diyos sa ibang tao.
makita rin nawa natin si Jesus sa mga taong nakahandusay sa daan dahil sa gutom o kasakiman at kasamaan ng ibang tao. Maipadama nawa natin sa lahat na hindi para sa iilan lamang ang pag-ibig at kabutihang loob ng Diyos, kundi para sa lahat. Sapagkat kung magiging tapat tayo sa mga gawaing ito, tunay ngang isinilang si Jesus sa sabsaban ng ating mga puso.